So what is up mga boss madam, this is Jay aka Intoy. So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys ay i-install tayo ng KYT TT-Couse accessories sa ating bagong kuha na KYT TT-Couse Leopard. So nakuha ko to kanina and ngayon gusto ko siya installan ng visor at saka ng 3D spoiler version 3.0. Pakita ko lang sa inyo yung mga accessories na ikakabit natin. So, sa visor guys, meron tayo ditong dark smoke. Ayan. So, bago pa yan. At sa spoiler naman guys, meron tayong dalawang kulay, which is yung smoke niya, eto. At itong clear na 3D spoiler. So guys, itong 3D spoiler na to is plug and play. Itong mga nakalagay na 3M adhesive tape is kahit hindi nyo na lagyan, pwedeng-pwede to. At gaya nga ng sabi ko kanina guys, yung KYT TT-Couse natin is bago lang kuha. So, syempre, brand new to. Pakita na rin natin yan. Syempre, dito natin ikakabit eh. So, ngayon ko lang i-open to. Amoy bago. Ayan. So, ito yung KYT Leopard ng TT-Couse. Ayan. So medium size yung kinuha ko kasi yun lang yung fit sa ulo ko. Ayan. So with ICC sticker, syempre yung etiketa niya nandito pa. Ayan. Okay, so makinis na makinis, bagong bago. At sasalpakan natin ang mga accessories niya. Many hours later. Past few days guys ay nakita ko sa mga KYT page or KYT TT-Couse page na nahihirapan silang magtanggal at saka magkabit ng kanilang biniling visor sa kanilang KYT TT-Couse na helmet. So sa video na to guys, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung visor ng TT-Couse nyo at kung paano naman ikabit ng maayos yung inyong dark smoke or iridium lens sa inyong KYT TT-Couse na helmet. So sa pagtanggal mga boss madam ng visor ng KYT TT-Couse, kailangan nyo siyang iangat ng todo. Ayan. So kailangan nyo siyang iangat ng sagad hanggang dito. Ayan. So kailangan nyo isagad hanggang dun. At dapat yung ngipin ng visor nyo ay nakatapat dito sa lock na to. So once na nakaangat na to guys, kailangan nyo hilayin ito pababa. At saka nyo siya iaangat. Sa paghila ng visor sa inyong helmet guys, kailangang mauna itong ilalim bago itong taas. Pakita ko sa inyo. So ngayon guys, itutok natin sa mismong helmet natin since dito naman tayo magpo-focus talaga. So gaya na sabi ko kanina, kailangan nyo ibaba yung lock niya. And then ang hila niya guys is ito muna. So kailangang hilahin nyo siya dito. So kung sana siya bibitaw dito sa taas, once na mahila nyo to pa ganit, no? Paangat. So kailangan itong baba lagi ang mauuna. Ganon din sa kabila. So ngayon guys, ay sasalpak na natin itong dark smoke lens dito sa ating dalaporta. At syempre, papaliwanag ko na rin sa inyo mga boss madam kung paano talaga nasasalpak na mabilis yung visor dito sa ating KYT TT-Couse. So kunin ko lang ulit muna yung clear visor para maipaliwanag sa inyo na mas malinaw. Kasi sa dark smoke, hindi nyo masyado makikita yun. Many hours later. So guys, nagbabalik. Nasa akin na ulit tong clear visor ng TT-Couse, yung kanina tinanggal natin. So kung makikita nyo yung ngipin niya sa taas guys. Nope. So dito mga boss madam, sa taas na to is medyo slant etong gilid na to. So yan yung unang-una nyo dapat na ipapasok sa ratchet or sa mechanism ng inyong KYT TT-Couse. Once na nakapasok na yan, tsaka nyo ididiin lang itong baba. So dun sa tip na ibibigay ko later sa inyo sa pagkabit ng visor ng inyong helmet is para lang mas dumulas yung ngipin ng inyong visor dito sa inyong ratchet. So para malaman nyo kung ano yung bagay na yon, eto yon, Johnson baby oil, isang cotton buds. So mga boss madam, binago natin ang angulo para makita nyo ng maayos kung paano talaga natin may ikabit si dark smoke dito sa ating TT-Couse na helmet.
So gaya nga nasabi ko kanina, kailangan natin ng langis. So ang gagawin lang natin dito ay ipapahid natin dito sa ratchet natin. Ayan. Tubasain nyo lang yan. So, since nakabit niya na itong kabilang side, dito naman tayo sa kabila. Dag-isman din. So, yun guys, successful yung pagkakabit natin ng visor dito sa TT course. So, bago nyo ibaba yung visor nyo guys, kailangan nyo muna silipin yung mga ratchet para masigurado nyo na tamang-tama yung pagkakabit nyo ng visor dito sa inyo TT course. So, kung hindi pa kayo sigurado or parang medyo may angat pa, ang gagawin nyo lang is push nyo to. Tsaka dahan-dahan nyo munang ibaba. Ayan. Saka nyo laruin. Ayan. Diba? So, nakabit na natin yung visor mga boss madam. Ngayon ay magkakabit naman tayo ng 3D spoiler dito sa ating KYT TT course. Medyo mahirap talaga magkabit ng lens. Lalo na pagbikasan ay. Meanwhile. So, makikita nyo mga boss madam, meron pa siyang 3M adhesive tape. Pero gaya nga nasabi ko kanina, hindi na natin kailangan to. Since plug and play lang naman siya. Ayan mga boss madam. So wala na siyang 3M adhesive tape. So ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano ikabit. So focus ulit natin mga boss madam sa ating KYT helmet. So ganyan lang kabilis mga boss madam mag-install ng 3D spoiler na to sa ating KYT helmet. Para dun sa mga customer naman na nagtatanong na di kaya malaglag yan habang nagra-ride ka. Natry ko na siyang ikabit sa ibang helmet ko, which is yung Tony Arbolino. So, nai-ride na namin hanggang Tagaytay. Hindi naman siya nahulog. For additional security ng inyong spoiler, since medyo mahal nga at nagkakalaga siya ng 1,200, etong mga tinanggal na to, pwede nyo siyang ikabit dito sa part na to para may suporta yung inyong spoiler. So, since nakakabit na siya mga boss madam, ay hawakan natin sa spoiler. Ayan. 1,200 plug and play, nakapick siya sa helmet nyo. Sa pagtanggal niya mga boss madam, napakadali din lang. Kasi both side ng spoiler, ibababa nyo lang siyang bahagya. Kaya, ina-advise ko na rin sa mga ibang customer na lagyan nyo nga ng suporta dito. Sa part na to, sa loob. Ayos ba yun mga boss madam? Ganun lang kadali mag-install ng ating visor sa ating KYT TT course at yung spoiler na bagong labas. So mga boss madam, hindi ko na alam kung paano ko tatapusin to video na to. So again, thank you sa panonood. Kung di ka pa nakapag-subscribe dito sa akin channel, please do like, comment, and subscribe mga boss madam. At hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Ayos ba yan? So again mga boss madam, thank you sa panonood. This is Jay aka Intoy. Peace out.